Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inirekomenda na ng Interagency Task Force of Emerging Infectious Diseases o IATF ang voluntaryong pagsusuot ng face mask sa mga open spaces kahit na meron pang naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa press briefing, sinabi ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, sa ilalim ng IATF Resolution No. 1, magiging liberalized na o bagyan luluwag ang polisiya sa pagsusuot ng face mask sa outdoor setting sa buong bansa. Dagdag pa ni Angeles na ang mga immunocompromised at mga senior citizens ay pinapayuhan pa rin na panatilihin ang pagsusuot ng face mask. Kaugnay nito, magkakaroon ng pilot testing ang pag-aalis ng face mask sa huling quarter ng taon, bagamat ibabase pa ito sa magiging outcome ng booster vaccination program ng bansa. Ayon din sa IATF, ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask mandate. And make mask wearing outdoors voluntary across the country. Ang lifting, tuluyan na lifting ng mandatory mask mandate ay ipapilot towards the last quarter of 2022, provided na may improvement dun sa COVID-19 booster vaccination coverage. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng lokal na pamahalaan na palakasin ang kampanya sa paglaban sa dengue. Tinukoy ni Interior Secretary Benhur Abalos ang programang Aksyon Barangay Kontra Dengue o ABKD na 2012 pa nang nabuo at naging epektibo sa paglaban sa naturang sakit. Sa ilalim ng programa, ang lahat ng punong barangay ay inatasan na manguna sa cleanup drive sa kanilang nasasakupan. Iginiit ni Abalos na ang dengue ay nananatiling malaking banta sa kalusugan, lalo na ngayon na tumataas ang kaso nito sa iba't ibang panig ng bansa. Inilahad ni Institute for Leadership Empowerment and Democracy o ILED Executive Director Ziza Suara na walang alokasyong pondo sa 2023 National Budget para sa COVID-19 benefits. Sa Adi Suzara, maibibigay ito kung may sobrang kikitain ng gobyerno na malabo sa ngayon dahil bumabangon pa lamang ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Dagdag pa niya, may inaasahang salary increase sa susunod na taon para sa state workers ayon sa mandato ng Salary Standardization Law. Ngunit wala pa silang nakikitang proposed budget ng Department of Health para sa benefits ng COVID-19 healthcare workers. Inilahad ng Department of Budget and Management o DBM na ipoproseso nito ang additional funds na hinihingi ng DOH kung maisasaayos nito ang deficiencies o kakulangan sa requirements. Ayon sa DBM, unpaid COVID-19 sickness and death claims noong 2020 at 2021 lamang ang naisasaayos at napatunayan ng DOH na nagkakahalaga ng 570 million pesos, kaya ito lamang ang inilabas na halaga ng DBM noong Agosto. Para sa Kidlat News Update, AJ Ignacio nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.